Oh guys, eto, nandito tayo ngayon sa Tigaon. Kasama natin si Boss Lorenzo, ano? Yeah. Lorenzo Intia Jr. Ayan, so may alaga siyang mga baboy guys. So silipin lang natin yung kanilang munting baboyan. Tapos tingnan natin kung ano yung mga mapupulot natin ng mga dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. So tara, let's go. So, eto guys yung mga alaga. Ay, native pig pala talaga, sir. Ano? Ang ganda. Ano? So, eto guys. Tingnan mo. Ayan. Sir, eto po. Kay mga ilang buwan na po itong mga baboy na to? Lima po, mga ilang buwan. Eh. Mga limang buwan na. 5 months na. Ang mga piglets na ganito, talagang medyo matagal silang lumaki. Ano? Matagal po. Katang din, sir. Makikipagkwentuhan lang tayo kay sir, ano? Sir, eto po, ilang buwan nyo na po? Bro, punta ka dito para mas makita ng hotel. Sir, eto po, ilang buwan na po ninyong alaga itong ganito? Limang buwan po. Limang buwan? Oo. Tapos, usually magkano nyo pong binibenta yung mga ganitong piglets? Ang piglets po, 3,000 po, 2,500. Sa ganito po, sir, anong feeds po yung ginagamit nyo? Diwan lang po, yung ata. Yung ata lang? Gulay-gulay. Tapos gulay-gulay. Anong klaseng gulay po yung... Yung narinig-rinig po yung mga gulay sa kanyang baka dyan. Ah, may itanungan po kayo. Lapit ka bro para mas makita nila. Tapos itutok natin. Tapos eto sir, anong mga klaseng mga gulay po yung ano? Yung... Talong po, sitaw. Opo. Tapos ang kamote, kamuting kahoy. Tapos sa ata po, mga nakakailang kilo sila sa maghapon? Ang ating kilos po. Ah, ito ilan? 2, 4, 6, 8, 10, 11, ano? Ah, 11 ba tama? 2, 4, 6, 8, 10, ah tama, 12. Ah, bali magkakasing age po sila sir o may nauna sa kanila? May nauna po yung malaki nauna. Tapos ang bentahan po ng ganitong klaseng piglets magkano po? 2,500. Ah, ito po sir, hindi naman sila mahirap alagaan. Hindi naman po. Tapos, eh, pagdating naman sa pagkakasakit, hindi naman sila pagkakasakit na katulad yung mga yung puting baboy. Ano? So, ito, ayos lang talaga na ganito. Ilang taon na po kayo sir nag-aalaga ng ganitong klaseng baboy? Mga 2 po. 2 years. Tapos, nakailang panganak na po yung mga baboy nyo na alaga? 4. 4 na beses. So, kumusta naman po sir yung panganganak? Mga ilang piglets yung inaanak ng isang baboy na ano? 8 po tapos 10 po argan. 8. 8 at saka 10. Maliban po sa regular na pag-aalaga, may mga bakuna rin po ba kayong binibigay sa mga baboy? Wala lang. Wala? Basta wala. Diretso lang? Diretso lang. Ayos yun, ano? Tapos sa ganito sir, gaano sir ka-profitable o kumikita ba yung ganitong klaseng business? Oo naman. Patanggit. Tapos, sa ano po sir, di ba yung pakain nyo at ano? Saan po binibili nyo pa po ba yun? O galing na rin sa inyo? Binibili po. Magkano na po yung kilo ng ata ngayon? 16 po. 16 pesos? Amo. Mura pa ano? Amo. Kasi sa iba, sa gawa, 20 pesos na ano? Hindi po dyan po sa kanya, 16. So, at least mura pa kasi marami siguro nagpapaano dito, ano, nagpapagiling ano. Tapos yung mga malalaking baboy na sir na katulad na ito, magkano na yung bentahan nyo? Per kilo na po. Ipakita mo rong no po. Ibig sabihin sir, yung ganyan kalaki na baboy, per kilo na? Per kilo na po. Magkano na po yung kapag ganyan na per kilo? 200 po per kilo. 200 per kilo. Tapos usually sir, sino yung mga customer nyo na pinagbibentahan ng ganito? Meron po dyan sa litsunan sa Salvacion, Barangay Salvacion. Ah, Igiya. Apo. Ah, katropa natin yun, si, ano, si Igiya, yung teacher. Apo. Igiya sa native litson. Apo. Ayan. Mas magmahal po nag-customer dito kayo. Oh, ayos yun. Kasi usually talaga yung ano, masarap yung litson dun. Kasi yung mga, ano ba, may mga nagre-regalo.
yun talaga yung in-orderan nila kasi nga kapag sinabi ng native lechon, igiyas talaga yung pinaka malakas. Ayan. So katropa rin natin yan, yan mga chef, mag-asawang teacher yun. Ayan, si Sir Igiya at saka si Ma'am Igiya. So ito dito rin pala sila kumukuha. Usually sir, mga ilang kilo yung mga pinakamalaking baboy na tinidispose nyo na ganyan? 30 kilos po. 30 kilos. Tapos yung pinakamaliliit naman? 15 kilos. 15 kilos, ayos na po yun. So yung mga 15 kilos sir, mga nag-range yun ng mga magkano? Mga 3.5 po. Mga 3.5 na. Ayos na rin po yun ano? Hindi na po. Ayan. Tapos maliban dito sir, ano pa yung iba yung alaga na klase ng baboy? Kadalawa po yung mga maganda yung klase nito, ano? Puro bigyan ako ng sa kanya, sir. Anong tawag dito, sir? Baboy rang po rin talaga ito. Higit lang po. Ah, iba yung baboy rang mo, yung parang may sungay, ano? Ilapit na raw, bro. Ito po, yung mga nanay po nyon, ito na. Ito na po. Tapos, kanino po kayo nagpapasampa nyan, sir? Mayroon po ko sarili nyo. Nagpasampa? Ah, mayroon kang na ganyan din yung klase. Ayos po, ano, kapag ganun, ano. Ibig sabihin, sir, yung maliit na baboy, piglets, magkano'ng price nun? 2.5. Tapos kapag malaki na, by kilo na, ano? 200 per kilo. Saan po kayo, sir, mas kumikita? Yung diretsyong ibenta nyo na ng 2.5 o yung per kilo na? Pagbenta po. Pagbenta ng 2.5. Ng 2.5. Oh. Kasi at least hindi na kayo kagasa sa mga ata-ata na pakain, ano? Pero, nakasubok na rin po ba kayo, sir, na mag-lecho ng sariling, ano? Opo, sir. Kumusta naman, sir, yung, ano? Mas masarap po. Manipis lang ang taba. Ang taba. Oh. Oh. Tapos yung balat, hindi masyadong nabubutas? Hindi po. Medyo ang crispy siya. Oo. Yung ang reklamo kasi ng iba, kapag nilipon yung kulay puti, medyo nagka-crack, pumuputok-putok. Pero itong mga native, talagang ano siya. Same lang po siya. Dapat nagka-pera kami, sir, order kami sa inyo ng native na baboy. Para at least magkaroon tayo ng ano ng alaga dun sa farm din. Tapos ito naman, sir, dito lang talaga siya, pakawala lang. Pakawala lang. Ayan. Ang maganda sa inyo, sir, talagang full compound kayo. Ano, talagang solo niyo yung area, kaya okay lang na nakawala. Yun pong baboy na nandun, ano naman po yun? Inahin din? Hindi po, lalaki po siya. Ayun yung, yun yung pa. Yun yung para pasampan niyo naman. Dito, sir, paano niyo naman inaalagaan itong baboy na to? Pakawala lang talaga siya na ganyan. Ang ganda, ano? Ilang years na po itong alaga nyo na to, sir? 3 years na po yan. 3 years na. Ibig sabihin, sir, mula piglets, saan nyo po siya nabili? Sa online nyo, sir? Online na. Online. Tapos, ibig sabihin, inalagaan nyo siya, piglets ba talaga? Tapos, ilang years po bago nyo na siya napasampahan? Mag 1 year po. Halos mag-iisang taon din. Tapos, pero wala naman po kayo sa naranasan na nagkakasakit, tsaka ano, basta healthy yung... Hindi lang po. Healthy yung baboy, ano? Ang ganda-ganda, sir, ng mga alaga, alagang ano. Bundis na po yan. Ito, ibig sabihin, mayroong mga piglets ka doon, tapos may bundis na naman. At least maganda yung ganun, sir, ano? Tuloy-tuloy yung cycle, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pasok ng ano, ng pera. Ayan, ito, sir, ngayon, lapit ka, bro. Ito, sir, ngayon, di ba, medyo challenging kasi mahal yung feeds. Opo. Yun lagi yung reklamo, tapos mura yung bentahan ng baboy. Paano kayo sa yung naapektuhan yung ganyang sitwasyon? Apektado ba kayo o hindi masyado? Apektado po. Apektado rin. Pero at least sa inyo, sir, talagang ano, hanga kami dahil tuloy-tuloy pa rin kayo sa pagbababuyan. Tsaka lang. Ayan, maraming tumigil, kabilang tayo doon na nagbawas rin tayo talaga ng inventory kasi talagang masakit sa bulsa. Naranasan natin yung mga 40 na baboy na patiner. Sabay-sabay yung makakainin. Talagang malaki yung gastusan, di ba? pero ngayon, medyo lay-lulo lang muna. Pero hanga kami sa inyo, sir, dahil talagang ano na ipagpatuloy nyo. At dyan, sir, balak nyong pangbenta o pang inahin muna kayo? Pangbenta po. Pangbenta muna. Pang tapos saka na kayo mag-aano kapag medyo maganda-ganda na yung presyo ano. Yung kasi sabi nila guys, ang pagbabubuyan ngayon parang sugal talagang hindi mo kasi alam yung final na magiging presyo ng ano na patiner kung tataas o bababa.
Kung tataas, maswerte. Oh, kung bababa, problema. Ayan. Kaya marami talaga ngayon nag-aalaga ng baboy. So inahin, pag nanganak, dispose muna nila. Pero yung talagang ano, kayang magtustos, kayang sumugal, talagang ano, bili naman sila. Kasi sinasamantala naman yung iba kasi medyo mababa yung presyuhan ng piglet. So doon naman iniisip nila na baka kumita sila. Ayan. Sa, kasi kung mababa yung pagbili nila sa piglets, mababang presyo. Kasi usually sa ibang mga lugar, 4,000, 4,500 na. Pero dito sa probinsya, katulad dito, halos nagre-range lang ng 3,000. Pinakamataas na siguro yung 3,200, 3,500. Pero ngayon, mas bumaba pa. So kaya tulad yung sabi nga ni sir, minsan, magkano yung presyo niyan, sir? 2,800 hanggang 3,000. So may nakita pa nga tayo sa mga post, mga 2,500. Yung sa mga Naga pa yun, Naga City pa. Imagine, Naga City, 2,500. What more pa kung dito sa katulad nito, sa amin, dito sa loob, sa partido. Pero dito naman yung iba, talagang sinasabi nila, at least mag 3,000. Pumasok sa 3,000, at least okay na, pwede na. Wag nang, kung bibili rin kayo, mga katropa, dun sa mga nag-aalaga ng baboy, huwag nyo nang masyadong ano, tawaran, baratin. Kasi, kasi alam nyo naman na talagang ano, kumbaga sagad na sa presyo yun, tatawaran nyo pa. Kumbaga, tulungan nyo rin na kumita yung mga backyard hog raiser, lalong-lalo na yung mga ano, yung mga nagbababoy. Kasi alam nyo naman na mumuhunan rin yung mga yan, at hindi biro yung pamumuhunan na ginagawa nila. Maliban dyan guys, libre na yung sakripisyo nila na pag-aalaga. Ang binibigay na lang nila sa inyo na presyo, yung talagang presyo na, di ba? Hindi na presyong tropa eh, talagang presyong, hindi na presyong kaibigan, kundi presyong bigayan eh. Para lang ano, kasi kapag nag-stay pa sa kanila, magagastosan naman sila. Ayan, kaya kapag may nag-presyo sa inyo, huwag nyo lang tawaran kung alam nyong sagad na yung presyo, mababa na. So, supportahan lang naman yan dito sa pagbababoyan. So, eto sir, hanga kami, saludo kami sa inyo. Maraming salamat po sir sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Kasama pa rin natin si... Boss, anong pangalan nyo po ulit? Lorenzo Intia Jr. Ayan, si Sir Lorenzo Intia Jr. dito sa Bayan ng Tigaon, sa Karaykayan po, ano. Ayan, so kung gusto nyo guys bumili ng piglets, ayan, pwede kayong bumili. May contact number kayo, sir? Mayroon po. Ano pong cellphone number nyo, sir? 0907-734-5359. Ulitin natin, sir. 0907-734-5359. Ayan. So, ang binibenta ni sir, guys, is yung mga piglets. Pwedeng 2,800 hanggang 3,000, depende kung kukunin nyo lahat. At meron din siya, guys, mga alagang baboy na native. So, ang range naman yun, sir, is 2,000. 2,500 kapag bagong panganak. Tapos, kapag napalaki na, is ang presyo naman 200 pesos per kilo, ano? So per kilo na. Doon sa mga katropa natin na may hilig maglechon o gusto ng native lechon, so dito na kayo guys umorder, dito na kayo guys sir bumili para at least diretso na lang yung transaction nyo, para kayo na lang yung mag-usap, baka pwedeng makapili kayo ng maganda-gandang klase ng baboy. Nakita nyo naman ito, healthy, tapos meron siyang barako doon na super healthy din. Ayun. So hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Paalam. Sabihin sir, bago pa lang tong mga pato nyo, ano? May mga itik din kayo dito, sir. Ayun. Ang ganda, ano? Ayun sir, yung ano nyo, ano? Yung barako. Ano natin, sir, ha? Ito guys, ayan. So, ito yung barako ni sir. Kapag ano, may native naman kayo, pwede nyo rin siyang kontakin para ito naman yung magpabarako naman sa ano, sa inyo. Ang ganda-ganda sir. Dito sir, pinupurgan nyo rin tong mga ganitong klase ng ano. Apo, ipil-ipil lang baboy. Sir, pampurga dyan sa mga ganyan. Kapag ganito, ipil-ipil lang. Usual na bago. Ngayon ko lang narinig sir yung ano, technique. Ibig sabihin nyo na yung pinakapang ano sa kanya. Pampurga. Tapos mga vitamin sir, wala na. Wala na po. Basta diretso na. Pero maganda, ano, malaki. Nakita nyo naman guys yung ano, yung mga resulta ng piglets kanina, talagang ano, magaganda. Ito oh, magaganda nga yung ano. Ayan. Ito oh, may mga bibi pa. Ito naman sa yung mga ganito, magkano naman yung bentahan sa ganito? 200 po yan, malaki. 200 pesos. Hindi naman sir mahirap anuhin yan. Hindi mahirap. Oo. Hindi naman po.
Tapos ang kinakain po nila, ano po? Ata lang po. Ata lang. Ah. Yung maghapon nila. Ah, ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ah, may isang pabo, ano? May isang pabo. Ang ganda, ano? Tapos kapag ganito, hindi naman sila sermasilan sa pagkain, ano? Hindi naman po. Dumadami na lang sila, sir, ng, ano, ng kusa kapag pinagsama-sama dyan. Kapag dumadami po siya. Ang ganda, ano? Yung mga malalaki, 200 pesos per kilo. Ang ganda. Siba po kayo kang buhay pa sa iba duma. Oo. Bago lang po kayong kulong yan dyan siya. Ito po. Bilang magpapapalit lang si Kuya Noah sa tindahan. Ang ganda-ganda pala, ano?